Granny ngayon. Ang ulam ko ay kangkong, adobong kangkong, and tuyo, may mga ganito. And ito, may sawsawan tayong suka, ayong ating rice. Kain tayo guys, happy lunch time. Ganito guys yung buhay namin nung panahon na kabataan ko sa probinsya. Ganito lang yung ulam namin. Eh syempre, pag probinsya, pag may mga tanim, may kamatis. At meron din ganito. And tangkong. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Mahirap pa din. Alisin natin yung ano. Kain tayo guys. Kain kayo, kain din tayo. Harap. Ito yung paborito ko. Espada na tuyo. And yung ano tawag yan sa amin, pagutpot. Hindi ko alam kung ano Tagalog. Walang kaliskis. Crunchy. Tapos sawsaw mo sa suka. And then, meron tayong kangkong. And guys, kangkong. Ilagay natin lahat sa plato. Mmm, yummy. Ganito kami noon. Ganito pa rin hanggang ngayon. Buya. No araw guys, pag wala kaming maibiling pang ulam, let's say wala nang mabili kahit na gulay, yung itlog guys na nilaga tapos may kamatis, sibuyas. Wow. Perfect. Ginagawa ko pa rin ngayon, girl. Kasi masarap yung pagkain ng ano, yung nasa probinsya ka. So, hindi ako hindi ko nakakalimutan yung mga pagkain na kung ano yung kinain ng noon na nasa probinsya ka pa. Kasi nandito na kami sa syudad. Masarap guys, balik-balikan yung mga nakaraan. Kaya, gusto ko umuwi pa rin ng probinsya para doon mamuhay ng simple. Simple rin naman dito guys. Dito guys, sa syudad kasi, lalo dito sa tinitirhan namin, mahirap kahit na yung mahirap pag wala kang pera yung maggagatong ka lang, magluluto ka eh doon hingi ka lang ng posporo or baga, makakapagluto ka na. May kamote ka, lutuin mo lang sa baga, ayos na yun guys. Saging. Saging na saba. Harap.
masarap din guys mamuhay sa probinsya. Lalo ngayong naiko-compare ko na yung syudad at probinsya. Diba? Matagal na ako dito sa syudad, guys. Dito, pag may trabaho ka, okay ang buhay. Pero pag wala, mas masarap sa probinsya. Ano masasabi ko? Bagay ng araw kasi hindi ganun yung sobrang hirap pag nasa probinsya. Lalo kung may tatay kang masipag, hindi ka magugutom. Sarap. Adobong kangkong guys, mantika, bawang, tuyo, suka, and kangkong. Yun lang yung ano ko. Walang halong iba. Simple. Okay. Sorry. Suka. Masilan po ang masilan ang bituka ni Pablo. Kaya mas nilulutuan ko na siya ngayon kaysa bumili kami ng dilata. Although mas mahal pagkaluto, alam mo naman, mahal ang bilihin. Pero, fresh naman. Yung dilata na maganda, yung pinakain namin sa kanya nung nagkasakit siya. Ang mahal, hindi namin carry yung 300 plus ang isa. May malakas nung kumain si Pablo. Kaya, nag-ano kami, nagsubok na magluto na lang. Kagandahan pa guys, pagluto, lulutuan mo siya. Hindi mabaho yung wiwi niya sa kanyang pupo. Ano talagang, yung niluluto ko sa kanya, pwede rin kainin ng tao. Yun nga lang. Hindi ko bold lang, walang kahit anong halo, wala. Tubig lang talaga, pinalambot lang. Kasi doon nagsimula yung sakit niya sa tiyan, yung pinakain namin siya ng
mga fried chicken, tapos yung inihaw ng chicken. Ngayon, sabi ng vet, bawal yun sa mga aso. Sabi ng vet, baka daw naman na, maaaring yung tatay o yung nanay, may sakit na, yung mahina yung tiyan, namamana din daw pala yun ng mga hayop. Na ganun. At yung palang mga hayop, kung ano yung sakit ng tao, meron din pala silang ganun. First time kasi namin mag-alaga ng hayop, wala nung umalis yung asawa ko. Kaya hindi namin alam. Sarap guys. Pero kainin ko pa yung cucumber, tsaka yung kamatis. Thank you guys. Thank you. Happy lunch time. Bye-bye.